Ang kwento ko sa inyo ngayon ay ang kwentong pag-ibig ng isang musang. Naambos, nabuhay, nagtanan, at nagpakasal. Panoorin ninyo. Oy, teka, teka. Marami sa inyo, nood-nood ng video, hindi naman nag-subscribe. Ang una niyong gagawin, click subscribe at i-click uli yung bell button. Ayos? Ang ikukwento ko sa inyo actually ay ang buhay pag-ibig ng isang napakatapang at legendary na musang. Si Second Lieutenant Julius Limoncito Javier, miyembro ng PMA Class of 1970. Julius Javier ay siyang the living legend ng mga Scout Rangers. Naging girlfriend niya ang isang Cebuana, si Tess Inhambre, natubong Talisay, Cebu. Napakahigpit ng mga magulang ni Miss Tess na isang nurse. Talagang kuntodo bantay yung musang nahihirapan at umaayaw yung lalo na yung nanay dahil si Lieutenant Julius Javier ay mahaba ang buhok, napakatapang tingnan, na tipong parang hindi mapahuli ng buhay. Kaya walang tiwala na ang anak ni Aling Ulsing ay mapupunta sa mabuting kamay dahil isang mandarigma na hindi malaman kung saan galing lupalo ang naging boyfriend ng kanyang anak. Military kasi panahon ng Hapon, yung kapatid niya sa pinto, binabayo nito ng mga Hapon kasi ininakaw ang flag ng Hapon. Kaya pag military, allergic is mama. Hindi mo ko nag-ingiingit. Binigyan ako ng class pin. Alam ni mama. Hindi man tumubi. So, haba kasi ng buhok. Pag nanligo, haba ng buhok, haba ng bigo. Marlon Brando man. Haba ng bigo. Tapos magdala pa ng mangkos na yung galing hulo. Silang dalawa ni Torch. Si Torch, sorry ba? Torch, assistant tower. Oo, tower silang dalawa. Tahimik na silang dalawa doon. Umama ko. Sabi ma'am, sa Cebu yan. Tala mo, pag nanligaw na. Simulat sa pool pa man, ang balak ng nanay ni Tess ay ipadala sa Germany ang kaniyang anak para magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho at makapag-ikot sa buong mundo at siguro makakilala ng mga German. Yun, yun. Kahit paman sa anong balakid doon sa kanilang pag-iibigan, ipinaglalaban ni Tess ang kaniyang mahal na musang. Masarap yatang magmahal ang isang mandirigmang musang. Maliban siguro sa aura, andun pa yung katapangan, yung tipong kaya kang ipagtanggol. Tandaan niyo mga girls, ang isang musang matindi magmahal. Kaya, nanindigan siya na ang kanyang mahal na si Julius, si Musang, ay kanyang ipaglalaban. Kung matatandaan natin, si Ranger Javier ay kasama sa ipinadala doon sa Palanan noong nagkaroon ng landing ng arms shipment ang mga bandidong NPA, yung karga sa MV Karagatan. Yun ay noong July 1972. Di kalaunan, ang musang na si Ranger Javier ay ipinadala naman sa Sulu. Isipin mo, kung saan ang gulo, doon na pupunta ang mga ranger. Noong nagkagera ang Marines at ang mga MNLF doon sa Sibaluhil, na kung saan napalaban din ang nag-reinforce na miyembro ng SR Class 14-1972 na pinamunuan noon ng kanilang komandant na si Major Cesar Sang-An. Na wounded sa inkwentro ang kanilang operations officer. Dahil doon, ipinadala si Ranger Javier.
hindi siya nagsabi na saan talaga at ano ang kanyang misyon. Kaya nag-aantay lamang si Tess ng tawag kung siya ay nakabalik na doon sa may Tanay Rizal. Ngunit noong December 31, 1972, naganap ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Ang sasakyan na M35 truck ni Ranger Javier kasama ang ilan sa mga musang ay inambos ng mga MNLF nung sila ay dumaan sa Taglibi Road na ito ay papunta sa kanilang kampo doon sa Siit sa may Panamaw. Hindi nakababa yun. So patay siya kagad siya sa taas? Kasi siya unang ba si pag nalaman ko lang, doon ako sa baba, nakakita ko na lang, mga tatlo na lang kami. Sabi ko... Pero kalaban siya, sobrang dami. Wala akong nakita, basta putok lang ng putok na rinig ko. Puno daw yung 6-5 doon. Pero inassault nila kaya siya? Wala. Hindi rin. Kasi yung mga ginuman ko eh, sabi ko, wala lang magpa-kuhan, mag-return fire, bintay. Kasi balita-balita na napungutan ka ng ulo noon doon, bago po lang kami. Oo, sir. Yun, expect ko, sabi ko, hintay lang ang assault nila. Pero mamaya, dumating ang EPC, pero ang EPC, walang security, driver lang at saka kuhan. Gunner? Oo, gunner. Oo, sir. Kasi takot. Takot? Walang gusto. Bago korte pa lang kami noon, takot lahat. Walang gusto sumama. Pero bilib lang ko sa driver, tapang. Pag-awad natin, sige, okay na, nakita niya ko, nabuhay pa. Halika na, alis na tayo. Langanin ako, gusto ko sumakay o umalis, pero langanin ko kasama. Yung mga kasama mo, sir, ay may iwanan. Hindi, halika na, sabi ko, kasama ko. Nag-umanon siya. Hindi, patay na, halika na. Sabi ko, sandali lang, mamaya, bumaba siya. Yeah, sige, kukunin mo, tulungan kita. So, driver, sir, yung driver o yung gunner? Hindi, yung lahat sa likod. Oh, sir. So, kinuha niyo, sir, lahat? Yung kwan, dahil ba kung sa kwan, ginapang ko muna. Tapos silain, pagdating sa baba, tinutulungan. Sabi ko sa gunner, hindi ko lang, paputok lang, paputok, kahit hindi mo makita, eh, ganun lang siya. At least, nakakahimunal ba? Oh, sir. Kasi nakalampas rin kami ko. Pero, putok pa rin ang putok ang kalaban, sir? Kunti na lang. Kunti na lang, sir. Ngayon, hintay ko na lang. So, nakalampas na kami sa kwan. Sa kwan siguro nila. Killing zone. Nung ako na, isa-isa ko yun, mga lima, anim siguro sila na patay doon. Oo, sir. Nila-ila ako. Tapos tatlo na lang kayo buhay, sir. Tatlo kayo buhay. Apat kayo buhay. Mga 11 din kami yata. Oo, sir. Tinulutuan yung halas. Karga sa EPC. Hanggang... Nagawa ko, boss, nakukarga naman. Sabi ko, yung pa, bari at saka alam ko isang official naman, parang nagdala ng sweldo doon. Oo, sir. Sabi ko, may pira yun eh. Binalikan ko pa yung bag niya. Sweldo niya, oo, sir. At saka lahat ng ibang mga gamit, sabay pagkaban, takbo na. Sabi ko sa driver, hala, paputok ka nung paputok, ano, mahimura lang ako na kwan pa. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Gusto niyang masagip ang mga natira niyang mga kasamahan. At gusto niyang ma-recover ang gamit at yung mga kasama niya na mga namatay. Kaya ang ginawa niya ay pinaputukan niya yung nais mag-assault sa kanilang pwesto. Dahil sa mga Rangers ay walang iwanan. Literally, walang iwanan. Dahil di bali ng mamamatay, wag lang mapahiya. Iyon ang isang sinumpaan ng mga musang. Nung magkita sila sa Cebu at nakapag-usap, doon yan lang niya nalaman na naambus pala at maraming napatay sa kanyang mga kasamahan itong si Ranger Javier. Kaya sabi ni Tess, iba ka naman, hindi siya makapag-asawa dahil ang kanyang mga magulang talaga ay ayaw na pumayag na isang sundalo
na parating pawala-wala, parating napunta sa giyera, parating na sa bingit ng kamatayan, ay ang kanyang maging asawa. Kaya ang kanilang kapasyahan, sila na lamang ay magtanan. Musang approach. Kaya ang ginawa ni Tess, sabi niya, ayaw niyang tumandang dalaga. Grabe sa nursing is 70. Ako yung youngest eh. Nung laki si daddy, hindi naman dito tumawag sa akin. Ano naman itong boyfriend ko? Ano naman dito tawag-tawag? Sa hulo yan man. Hindi siya nagkwinto. Oo, hindi siya nagkwinto. Ambos siya. Tawa-tawa lang kami. Basta pag mag-date, may mag-deliver. Huwag sa litso rin. Hindi siya nagluto. Ano lang yan? Ang sali ko, magtanong na lang. Ano naman? Isip ka kung sinina doon. Ako chinilas ka palak-palak. Kaya pagbuhat ng boys. Hindi eh, kabos. Tana na lang tayo. So, naman, hika naman ko rin. Hindi na nalagay ko na lang sa mama. Sige, sige. Tawag na siya ni Harky, ni Dear Officer. Engineer. Sabata na daddy, umubani mo kita kasal. Nagbili ng ticket. Nagbili ng ticket. Papasaan, sir. Papasaan. Ang parang Manila. Major pa naman si General Harky. Nasa beauty, tago ko nila sa Lapu-lapu, sir. Lapu-lapu. Tapos haba mo pala yun, sir. At dahil doon, sila ay nagpasyang magpakasal noong napunta na sila sa Manila. So ang mapupulot ninyong aral dito sa pag-ibig ng isang musang, kung talagang gusto mo, ipaglaban mo, gawan mo ng paraan, dahil napakasarap magmahal ng isang musang. Happy Valentine's to all!